so much to learn about. It'll make you want to shout, Blippi! Yay! Ang ganda ng music! Woohoo! Hi! Ako to si Blippi at sumasayaw lang ako sa tunog ng music! Tingnan niyo to! Haha! Kita niyo to? Ito ay isang tie-dye shirt. At ngayon, tayong lahat ay gagawa ng tie-dye shirt. Wow! Napakakulay, no? Banggitin natin lahat ng kulay dito. Sa taas, merong color blue. Tama. At sa baba nun, parang color pink. O red. Pinkish red. Tapos meron ding yellow. Parang kulay ng araw. Tapos meron ding orange sa baba. Kita nyo? Wow! Ang shirt na to sobrang tingkad. Okay, kumuha na tayo ng mga gamit at gumawa ng sarili nating tie-dye shirt. Woo! Haha! Woohoo! Tingnan nyo! Meron na tayo ng lahat ng materials at supplies na kailangan para makagawa ng tie-dye shirt. Oh, sige, di na kailangan to dahil gagawa tayo. So, una, magsimula tayo sa white t-shirt. Oo, kaya nito. Tapos, kuha ka ng dye. Ayan, ano to? Fabric dye. Ito yung orange fabric dye. Ito naman ay red. Ito naman ay blue. Ito naman yung purple. At ito naman ay yellow! Meron din tayong rubber bands para tatalian niyo yung t-shirt ng mahigpit na mahigpit at saka nyo bubusan ng dye. Pero dapat naka-gloves! Kung hindi, yung mga kamay nyo mamamantsahan. Ayoko nun ah. Tapos meron din tayong plastic bag. Ipapakita ko kung para saan yan. At yung tubig! Okay, so, una muna, kailangan basain ng mabuti yung shirt. Parang ganito. Siguraduhin basang-basa. Wow! Ang lamig talaga ng tubig! Okay, pigain ng sobrang tubig. Wow! Super strong! Ang lakas! Tapos, ilatag yung t-shirt sa ibabaw ng mesa. Ayan. At ang cool na bagay tungkol sa tie-dye ay yung pwede kang gumawa ng sobrang daming mga design. At nakadepende yun sa kung paano nyo iikutin at lulukutin yung shirt at kung paano nyo tatalian ng rubber bands. Kaya ano, gawa tayo ng swirl. Gusto ko ang swirls. Oo, katulad ng ice cream swirls. Gusto ko ang ice cream. Okay, ganyan, ikutin lang natin. Paikutin. Yan, ganyan. Wow! Excited na ako mamili ng mga kulay. Okay, eto na. Ayan. Meron na tayong binilog na shirt. Pwede nyo yung lukutin, pero mas gusto kong bilugin yan. Tapos, kunin nyo na yung rubber bands. Pagkatapos, talian nyo mula ibabaw hanggang ilalim ng shirt. Parang ganito. Ayan. Itong white shirt, siguradong magiging colorful. Okay, dalawa na yung rubber bands. At ngayon, tatlo na yung rubber bands. Ayos, mukhang maganda yung kalalabasan. Tapos, ito yung pang-apat na rubber band. Wow, magbilang tayo hanggang apat. Ready? 1, 2, 3, 4! Good job! Okay, sunod, pipili na tayo ng kulay. Pero tandaan, magsuot muna ng gloves. Okay, heto na! 1 glove. 2 gloves! 1, 2! Okay, ano kaya ang dami nating kulay? Alam ko na. Gusto ko pipili na lang ako ng 2 kulay. Ang 2 paborito kong kulay. Alam nyo ba kung anong mga yon? Siyempre, alam nyo. Tama, blue at orange. Okay, etong 2 kulay. Tapos,
Tanggalin yung mga takip. Tapos, pwede nyo nang buhusan ng pangkulay yung shirt sa kahit saang direksyon na gusto nyo. Maglalagay ako ng kulay blue sa banda rito. Lalagpasan ko yung iba, tapos maglalagay ako rito. O kaya konting blue dito. At konting blue pa rito. Wow! Yung t-shirt kanina, sobrang puti. Pero ngayon, anong kulay na yung shirt? May dalawang kulay na. Blue at white! Tama! Sige, lagyan pa natin to. Wee, wee, wee! Okay, gaya ng sabi ko, yung isa pang kulay ay orange. Tara, buhusan natin yung mga kulay white para maging matingkad na orange. Sige pa. Wow, ang galing naman natin! Ito pa. Ayan. Wow, ang galing! Wow, ay sobrang cute! Kita nyo ba? Meron tayong blue at orange! Okay, ilapag muna natin. At ngayon, kunin nyo yung malaking plastic bag. Tsaka nyo ilagay yung shirt dito sa loob. Tapos, isara nyo na. Sunod nyan, maghintay tayo. Iiwan natin ito dito sa plastic sa loob ng mga 6 na oras. Pwede nyo rin iwan to hanggang 24 hours kung yun ang gusto nyo. Pag mas matagal nyo itong iniwan sa bag, mas darker at mas matingkad pa yung kulay na lalabas. Tingin ko maghintay tayo ng 8 oras. E di, maghintay! Konting paghihintay na lang. Pero ang magandang gawin natin ngayon, maghalo ng 2 kulay at tingnan kung anong lalabas. Una, maglagay tayo ng blue. Wow! Kita niyo yan? Wow! Ang galing ah. Wow, tubig na blue. Sunod, ano kaya kung red naman? Sana hindi ako matalsikan nito kasi wala na akong suot-suot na gloves. Okay, heto na. Blue at red. Wow! Anong kulay yan? Meron ako ditong mixing tongs. Wow! Oo! Ang blue at red, nagiging color purple. Wow! Dagdagan natin ng konti pang red yan. Wow! Ngayon, dark purple na. Wow! Ang saya! Okay, sige. Sa tingin ko yung t-shirt natin, nababad na sa loob ng matagal. Kanina pa yung maraming oras na. Kaya ngayon, dadaling ko na to dun sa lababo. Aalisin ko yung rubber bands at saka babanlawan. Tapos, ilalagay ko to dun sa loob ng dryer. Babalik ako agad, okay? Wow! Sobrang astig nito! Tapos na rin yung shirt natin. Wow! Ang galing! Heto na! Kita nyo ba? Wow! Tama! Kulay blue at orange! Kita nyo ba kung saan ko pinaikot? Parang dito! Wow! Sobrang cool! Isusuot ko na! Wow! Bagay ba sa akin? Ang galing naman nun! Gusto ko ang paggawa ng tie-dye shirts! Woo! Talagang gusto ko nga ang mga tie-dye shirt! Wow! Siguro ngayon, sa bahay, kaya nyo nang gumawa ng sariling tie-dye shirts! Sobrang excited na ako makita ang mga gagawin yung shirt! Okay, hanggang dito na lang ang video. Pero kung gusto nyo pang manood ng videos, ang gagawin nyo lang, isearch ang pangalan ko! Spell natin ang pangalan ko, ha? B-L-I-P-P-I! Blippi! Good job! Sige! Hanggang sa muli! Woohoo! Come on everyone, let's make